ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahalag Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Diyos, mapuri sa Diyos, mapuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Namin, inarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinagmumuhi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kapurihan. Kapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Hukong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aali kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen.
Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni Apostol San Simon at San Judas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni na San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambayanan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doon na nalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kaniyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro,
at si Andres na kaniyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kaniya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Napakaganda na umpisahan natin ang araw sa isang pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Hayaan natin na ang salita ng Diyos sa araw na ito na mula sa Ebanghelyo ang ating maging gabay sa ating paglalakbay ngayong araw. Isa sa bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin sa Ebanghelyo ay ang salitang ito. Magdamag doong nanalangin. Imagine ninyo po yung salitang magdamag. Nagpuyat. Si Jesus ay umakyat sa burol at doon ay magdamag na nanalangin. Ito yung halimbawang ibinibigay ng Diyos sa ating lahat. Ang constant, longer, deeper relationship with God through prayer. Ang pananalangin ang hindi dapat mawala sa atin. Dahil ito ang nag-uugnay ng ating relasyon sa Diyos. At ito ay ipinakita ng ating Poong Jesus Nazareno na ang pananalangin ay bahagi na ng kaniyang buhay. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya na kailangang manalangin, pero ipinakikita niya sa ating lahat, sa mga unang apostol at mga alagad, kung papaano ang dapat tumatakbo sa ating buhay, ang pakikipag-ugnay sa Diyos. Mapapansin niyo rin na bago si Jesus gumawa ng malaking desisyon o haharap sa malaking desisyon, siya po ay nananalangin. Kaya sa pagpili niya ng 12 na tinawag niyang apostol, ito ay resulta ng kaniyang malalim na panalangin at paghingi ng gabay upang ipakita sa lahat kung ano ang tama at mahusay. Tatandaan niyo rin, noong kaniyang tatanggapin ang kalooban ng Ama, siya ay matinding nagdasal sa hardin ng Getsemani upang maunawaan ng lahat na kahit na sa gitna ng paghihirap, mananalangin ng taus-puso upang matanggap kung ano ang gusto ng Diyos sa atin. Sa pagdiriwang natin ang kapistahan ng 2 apostol na pinili ni Jesus,
kahit na sila ay nasa dulo ng listahan. Si Simon ang makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Sa ating pagdiriwang, hindi natin pwedeng isang tabi ang pagiging Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Mula sa apostol, patungo sa kaniyang mga alagad, sa mga taong sumunod kay Jesus at unang Kristiyano at sa dugong ibinigay ng dalawang apostol na ito para sa ebanghelyo at kaligtasan, tayo ngayon ang nakikinabang. Ang ating pagkakristyano ay nakaugat sa lahat ng sakripisyo at paghihirap ng mga unang apostol at alagad, mga unang Kristiyano at mga martir na nagbigay ng buhay para sa Diyos. Tayo rin ay tinatawag na maging alagad ng Diyos sa pamamagitan ng ating misyon sa buhay. Huwag tayong mapapagod manalangin. Huwag tayong mapapagod na lumuhod sa Diyos. Huwag tayong magmamadaling manalangin sapagkat binigyan na tayo ng halimbawa ni Jesus kung papaanong nanalangin magdamag upang makita at matanggap ang tunay na resulta ng pakikipag-ugnay sa Diyos. Every opportunity is a wonderful opportunity. Huwag nating hayaan na ang oras para sa panalangin ay maging secondary lamang. Dapat sa ating buhay, ang pananalangin ang una at huli sa ating buhay. Pagkagising sa umaga, manalangin. Bago matulog, manalangin. Ating gagawing una at umpisa ang panalangin sa ating buhay. Sapagkat mas magandang nakikinig sa Diyos sa pananalangin kesa palagi kang nagsusumbong sa Kanya. Dahil ang tunay na Kristiyano ay nakikinig kung ano ang mensahe ng Diyos sa kaniyang buhay sa araw-araw. Huwag tayong maiinip kapag nananalangin. At bilang isang sambayanan, ang banal na misa, banal na Eukaristiya, ang pinakamataas na panalangin pwede nating gawin. Dahil ito ang daan ng ating kaligtasang nakaugat sa kaniyang salita at sa tinapay na nagiging katawan upang ating maging lakas sa ating paglalakbay. Sa banal na misa, huwag tayong maiinip sapagkat ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa atin sa oras na iyon. Sa ating paglalakbay sa araw na ito, hayaan nating sa bawat galaw ng ating katawan, sa bawat pulso ng ating pag-iisip, maging daan ito ng pananalangin na nakikita sa ating gawa at nadarama ng ating puso. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang mga bahagi ng isang gusali na ang pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama,
pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang Simbahang Katoliko naway magpatuloy sa paglagos sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Atin nawang tularan ang pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawala ng pag-asa, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaon naway, walang hanggang magtamasa ng kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal na nilang pinananabikan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami na hinubog mo sa pananampalataya ng mga apostol. Ama naming maawain, sa aming pananalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehin niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas, ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahaing ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig.
Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang ating poong Nazareno. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagdanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, we wish kampo ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas, kami naway panatilihin ang aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Simon at San Judas ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay magbunsod sa inyo para tularan ng halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kaniya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang puso.
buksan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,